Hi guys, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sa mga subscriber ko dyan at sa mga manunood, marami pong salamat sa suporta niyo last year. Ngayon, ito na po ang part 2 sa ating ginawang video about how to check alternator. So nakita natin doon na may problema yung carbon brass at saka yung slip ring may gasgas. Pero hindi natin nabaklas yun. Ngayon, babaklasin natin. Doon sa mga hindi pa nakapanood sa video na yun, tingnan nyo lang sa description below. Ilalagay ko yung link. At saka makikita nyo rin kung paano yung mga procedure. Ngayon, hatiin natin to. Separate natin yung puwet at saka yung harapan. So, paano ba pagtanggal nito? Ganito lang. Dito man ang tanggal. Dito matanggal naman yung... Sige daw. Ah, ayos, madali lang natanggal. Hindi kumapit. Meron kasi nitong iba na kapit na kapit eh. So, ito na yung tinatawag na slip ring. Ayan o, oh, may gasgas yung isang slip ring. Yung sa negative side. So, iliha na lang natin. Contact dito sa o sa slip ring ba ana na siya nagado do ana na siya ana ana ba oh mo na siya ana. So ito yung papalitan natin yung mga dalawang brass niya tsaka itong IC naman hindi naman yan sira eh. So ayusin og limpyo dong tarungag ka ng liha tag pila kanino nga sige sa idea niya. Ah, okay, kaysa na idea ni. Dala ni reader. So, ayan. Ito yung sa pump assembly sa likod. Ito na ating stator. Stator. Ayan. Sa loob yung mga diode natin rectifier assembly yan sa likod. Oh, check na to ang guan rotor coil or field coil field winding. So nasa sulod kini coil mo na siya coil di ba coil muna field winding na siya. Tapos namatay doon ka slip ring, so basa coil, na doon ay positive, na ay negative. Ito i-check. Okay, check daw ang sa mong pag-check. Kung buo ba ang kala, buo ang winding. Sa yan. Wala na. 0-0. So 2.8 2.9 ohms. So okay na nga winding. Kung 0-0 na siya meaning mura shorted to diretso na sa 0-0. Okay. 2.8 2.9. Tapos i sure ba nimo kung di ba grounded dari. Oh, ya. Yeah. So wala OL, ya. Yeah. Wala OL. Tapos sayang pull. Pull. Kena. Oh, kena. Pangita og metal jod, metal. Dire nga sayo. Na. So 0 OL. Open line. Bigas. Open line, so open line, so ang okay na to is ang winding, balik daw winding. Sige, okay, okay ang atong field winding or rotor winding. So paano mag-check ng rectifier assembly kung good ba lahat ng diode natin?
So, assembly muna tayo. Titingnan natin kung wala bang problema. So, ang i-check itong sa positive na output at saka kahit saan sa ground, pwede mong i-check. So, gamit ka ng multi-tester. Tapos, resistance. Sige, resistance check. So, ayan. May reading tayo na 10 mega ohms. So, may reading siya, ganyan na position. Ganyan yung probe natin. Baliktarin natin. Sana OL dapat. Ayan, OL. So, meaning good ang rectifier natin, assembly. Pero, kailangan pa natin talaga yan, i-double check lahat ng diodes. Kasi, 8 diodes to. Kailangan natin i-check isa-isa yan. Ayan, so, sa preliminary check natin, good ang rectifier assembly. So, ito na guys, papalitan natin to ng carbon brass. So, itong carbon brass natin na maiksi na yung isa, palitan natin. Tapos nalinisan na rin natin yung ating slip ring. Sa negative slip ring natin ito, may gasgas to kanina eh. So ngayon nalihan na natin. Yan. So ito, so meron tayong brass. Ito yung gamitin natin, carbon brass. Ipalit natin nito. Dalawa. Dalawang carbon brass ipalit. So, kailangan ng soldering iron to. Hindi pa. Hindi pa natunaw. Ayan, tag 200 daw ang isang brass. Tanggal na? Lumabas? Ayan, lumabas na. 200 po, sir. Talabas. So, ayan yung loma. So, ayan siya. Natanggal na natin yung dalawang brass. Ayan. Ito yung ating ano, holder. Yung dalawang brass, palitan ito bago. Solda na ito, no? Soldering iron ang kailangan. Yan lang pala. Sus! So, ayun guys. Then, itong sarap, bubuksan din natin to. Kasi, titingnan natin yung bearing kung kaya pa bang balik or repack lang or palitan ng bago. Then abangan na lang sa next video, sa part 3. Salamat po sa panonood. Bye bye.